Nagtataka si Mom kung bakit bigla na lamang daw ako nakipaghiwalay. Pero ang sabi ko ay nahuli ko siyang may babae kaya ayaw ko na sa kanya. Sinabi ko din hindi ko kayang palitan ng asawa ko si William. Yun naman ang totoo. Kaya simula noon ay hindi na nila ako kinulit. Nagsimula ako magmaneho papunta sa office. At gaya ng inaasahan ko ay pakiramdam ko ay may mga taong nagmamatsyag at nakatingin sa akin. Ilang araw ko na itong nararamdaman. Kaya nag-hire din ako ng sekretong magbabantay sa akin pero nakailang palit na ako dahil wala pa ang isang araw ay kung ano-ano ang mga dahilan nila para umalis. Naging abala ako sa maghapon sa loob ng office ko. Maraming kliyente ang pumasok ngayong buwan at lahat ng iyon ay puro mga demanding. Kaya kailangan matapos namin agad ng higit isang buwan ang pinapagawa nitong gown para sa bride na mapapangasawa niya. Ang sabi ng kausap naming kliyente, masyado daw meticuloso ang groom. Tanging secretary lang kasi ang nakakausap ko at ang groom at bride ay hindi pa. Kaya kailangan kong tapusin ang lahat ng design ko para maipakita ko sa kanila at masukatan pag nagustuhan nila. Naiinis na nga ako't ubod ng arte. Kung hindi lamang malaking kliyente ito'y tatanggihan ko. Ang kaso nga'y tuluyan ako nagka-interest ng sabihing marami pa daw ipagagawa at sinigurado nilang tatagal daw at mas makikilala pa ang pangalan ko sa larangan ng fashion. Kaya ngayong gabi tatapusin ko ang 10 design para maipakita sa kliyente ko bukas. Ako mismo ang pupunta dahil ang mapapangasawa daw nito ay isang prinsesa. Natatawa na lamang ako at hindi na lang nagkomento pa. Ang importante sa akin ay maging successful ang unang malaking proyekto ko, lalo pat wala si Mommy. At isa pa, nakakalimutan ko si William pansamantala. Si William na asawa ko at hindi ni Sandro na nakilala ko. Ma'am, mauna na po ako. Sigurado po kayo na kaya niyo mag-isa? Paalam sa akin ang assistant ko. Alas 8 na ng gabi kaya overtime na din siya. Oo, salamat Miss Gomez. Tuluyang nakaalis ang assistant ko. Tatlong palapag ang building na ito at dalawang security guard ang bantay sa gabi. Kaya kampante ako na walang makakapasok dito. Lalo na't malapit lang ang police station kung saan si Ate Wen na naroon. Kaya lamang inabalitaan ko kay Daddy Willie na si Ate Wen na muna mamahala ng malls dahil hindi kayang pagsabayin ni Daddy Willie ito. Hindi gaya ni William na kaya niyang lahat. Pumunta ako sa pantry upang kumuha ng kape. Bago ko papasok sa private room namin ni Mommy upang doon ipagpatuloy ang gagawin ko. Habang naghihintay na kumulo ang mainit na tubig ay sumagi na naman sa isipan ko ang pagkakatulad ni Sandro at ni William. Parehas sila ng mukha, hubog ng katawan ngunit magkaiba sila ng ugali. Kaya pilit kong isinisiksik sa utak ko na magkaiba sila ng katauhan. Wala akong pinagsabihan nito maski isa sa mga pamilya ko at ni William. Gusto ko matahimik na sila. Kung ako ngay hindi niya kinilala, sila pa kaya? Nawala ako sa matinding pag-iisip nang marinig ko ang tunog ng kettle. Nagtimpla ako ng black coffee at nag-init ng sandwich sa microwave. Wala akong ganang kumain kaya ayos na sa akin ang ganito. Pagbalik ko ay nagpatuloy ako ng ginagawa habang panakanaka akong sumusubo. Dalawang design na lang ang tatapusin ko para maipakita sa kliyente kung prinsipe yata at ayaw man lang umalis sa kaharian. Kung hindi lamang malaki ang ibabayad nito, hindi ko siya pupuntahan sa kung saan. Naghanda ako ng 10 set ng wedding gowns and suits, kaya dalawang set na lang ang tatapusin ko upang makapagpahinga na ako. Habang abala ko ay nag-vibrate ang cellphone ko kaya tiningnan ko muna ito sa pag-aakalang sila Mommy at Daddy. Pero numero lang pala ni Liam, saying sorry and how much he loves me. Halos araw-araw nakakatanggap ako ng message mula sa kanya. Wala na naman akong galit sa kanya, pero ayaw ko muna itong kausapin. Para sa akin, sarado muna ang puso ko sa kahit na anong relasyon. Hindi ko pinansin ang messages niya at papatayin na muna ang cellphone ko nang makatanggap muli ako ng text messages mula sa unknown number. You look tired, but still, you are beautiful. Is that coffee enough for your dinner? Lalo akong nahiwagahan sa mga text na natanggap ko kaya iniikot ko ang paningin sa aking paligid. Pero wala na maibang tao kundi ako lang. Kaya naisipan kong ipasok na lang ang gagawin ko sa loob ng private room para doon ipagpatuloy ang ginagawa. Pinatay ko na lamang ang cellphone para hindi na ako maabala sa gagawin ko.
Matapos ang 3 oras, sa wakas natapos ko na rin. Tiningnan ko isa-isa ang aking ginagawa at napangiti ako nang sa wakas natapos din ang pinaghirapan ko. Inilapag ko ito sa working table ko at hindi na nag-abala pang magbihis at maghilamos dahil sa sobrang antok at pagod. Nagising ako sa alarm na isinet ko ng 7 a.m. Mamayang 9 a.m. pa naman ako susunduin dito ng kliyente ko upang dalhin sa boss niyang prinsipe ko, no. Naligo ako at nagbihis ng desente para sa pupuntahan ko mamaya. Saka lumabas, dala ang hawak kong disenyo. Binati ako ng mga empleyado ko sa aking paglabas. Sakto, naroon na rin ang iilan. Binigyan ako ni Miss Gomez ng almusal, coffee and pancake with maple syrup. Natigilan ako dahil naalala kong bigla si William. Ganyan palagi ang kanyang inihahanda sa akin sa agahan. Kinain ko ito at kalasa na kalasa ng ginagawa ng asawa ko. Kaya tinanong ko si Miss Gomez kung saan niya nabili ang pancake. At binanggit nito ang sikat na kainan. Saktong 9:00 nang inayos ko ang dadalhin ko. Ngunit nagtataka ako bakit kulang ng isang set ang drawings ko. Tinanong ko si Miss Gomez kung may napansin siya. Ang sabi nito ay hindi naman daw siya nakalapit sa table ko. Bumalik pa ako sa room upang tingnan pero bigo ako at wala talaga ito. Kaya wala ako nagawa at umalis na lang nang dumating ang sundo ko. May problema ba, Miss Miranda? Kanina ka pa hindi mapakali. Tanong ng sekretarya ng pinakakliyente ko. Nawawala kasi ang isang design ko. Nag-aalala lang ako. Sinabi ko kasi na 10 design ang pagpipilian niya. Paliwanag ko. Ipaliwanag mo na lang. Mabait naman iyon. Sinuklian ko lamang siya ng ngiti hanggang sa makarating kami sa sikat na village. Kung sikat ang village kung saan kami nakatiray, mas di hamak itong village na pinuntahan namin. Mga multi-billionaire ang mga nakatira dito at ang iba ay politician at royal blood. Hindi nga ako nagkamali nang pumasok ang sasakyan sa mansyon. Doble ang laki kaysa sa bahay namin. Modernong moderno at halatang bagong gawa. Pasok ka, Miss Miranda. Dito ka na lang daw maghintay. Dumiretso kami sa pangalawang palapag ng mansyon at pumasok sa malawak na silid. Lalabas na si Sir, kaya hintayin mo na lang dito at kayo na mag-usap. Paalam nito at tuluyan ang lumabas. Habang naghihintay ay hindi ko maiwasan ang paghanga sa loob ng kwartong ito. Eleganteng elegante at may kung ano pang nakaukit na aakalain mong diamond na nagkurting puso ang siyang nakaukit sa isa pang pinto. Diyan siguro manggagaling ang Sir na tinutukoy niya. Habang naghihintay ay inayos ko ang aking dala sa center table para makikita nito agad paglabas niya. Kaya abala ang aking mata sa papel na hawak ko nang makarinig ako ng tikhim. Kaya dali-dali akong tumayo at yumuko agad upang magbigay galang. Ngunit gayon na lamang ang pagkagulat ko nang makita ang taong pilit ko nang kinakalimutan. Magandang umaga, Sandro? Labis ang pagkagulat ko nang makita si Sandro sa aking harapan. Ibang-iba ang ayos niya. Umaliwalas ang kanyang mukha at nagtanggal din ng bigote. Long time no see, my princess. Sabi nito at walang babala akong hinapit sa bewang at bumulong muli. Don't be jealous because you are the groom's bride and that is me. You're crazy! Mariin ko sabi at buong lakas siyang itinulak. Nakawala naman ako sa mga bisig niya kaya kinuha ko isa-isa ang mga design ko. I'm your client, so why don't you show me what you've got? Disgusted is written on my face when I look at him. At lalo ako nainis sa kanya nang mapansin ang hawak nitong papel. Nakadikwatro pa itong nakaupo habang may ngisi sa kanyang labi. I think I already chose a suitable gown for my bride. Mapang-asar pa nitong sabi. Kaya tiningnan ko't binilang isa-isa ang papel na hawak ko at tama naman ang bilang. Pang-10 ang hawak niya kaya nanlalaking mata ko siyang binalingan ng tingin at inagaw sa kanyang hawak. How did you get this? Sa office ito nawawala. At walang hiya ka? Ibig sabihin ikaw pala nag-text kagabi at kumuha nito? Inis na inis ko siyang pinaghahampas ng sapatos ko sa kanyang braso pero ang walang hiya. Mukhang baliwala lang sa kanya ang hampas ko kaya ako na lang ang kusang tumigil. Tapos ka na? Ako naman. At iglap lang ay hinapit ako nito sa bewang at pilit na pinaupo
sa kandungan niya. Habang hawak nito ang magkabilaan kong braso kaya wala akong magawa at hindi siya magantihan. "I miss you, Vanessa." Sabi nito nang magkalapit ang aming mukha. Kaya napangmasdan ko tuloy ang mukha ng asawa kong si William. Ang ayos ng buhok, lahat siyang siya. Kung hindi ko lang alam na siya ang antipati kong si Sandro, ay baka niyakap ko na ito ng mahigpit at pinaghalikan. "Hindi mo man lang ba ako na miss kahit konti? Ako kasi walang minuto at oras na hindi kita naisip." Nangaakit pa nitong sabi at nilapit pa ang mukha't bumulong. "Especially your grunts while yelling my name, whether Sandro or your husband William." Kagat labi pa nitong sabi at tuluyang idinampi ang labi sa aking leeg. "Your smell makes me harder in an instant." Sabi muli nito. Nanayo ang balahibo ko sa katawan nang sumagi muli sa isip ko ang pinagsaluhan namin sa isla. "Pitiwan mo ko, Sandro. Makawala lang talaga ako dito. Ipakukulong kitang manyaka." Nagpupumiglas kong sabi nang bumaba na ang kanyang labi sa aking leeg. Hawak nito ang dalawa kong kamay sa likuran at ang mga binti ko naman ay naiipit din ang kanyang mga binti. "Yun ay kung makakawala ka pa dito sa mansyon natin." At mula sa pagkakaupo sa kandungan nito'y walang kahirap-hirap ako nitong binuhat na parang sako at ipinasok sa kwarto niya. "Bitiwan mo ko, Sandro." Nagpupumiglas kong sigaw at pinagahampas siya sa likuran. Pero gaya kanina'y hindi nito alintana ang mga palo ko kahit konting daing man lang. Sa halip, nagawa pa nitong paluin ang aking pangupo at kung anong maruruming salita na naman ang lumabas sa kanyang bibig. "Mamaya ka na sumigaw kapag puro ungol na ang sinasambit mo." Sabi pa nito at marahan akong inilapag sa malawak na kama na puno ng rose petals na nagkalat. Napansin ko din ang nakasabit na malaking frame ng mukha naming dalawa. Dinaganan ako nito at inipit muli ang magkabilaan kong mga binti. Gayun din ang mga kamay ko na hawak nitong nakataas sa aking uluhan. "Sandro, ano ba laro ito? Hindi na ako natutuwa." Galit kong sigaw sa kanya. Pero ang walang hiyang umisi lang ito habang nakapukol ang mata sa aking mukha. "Namiss ko ang kamalditahan mo at sigaw sa isla. Kaya ako na lumapit dito." Mapang-asar pa nitong sabi at pasimpleng dinampi ang labi sa aking leeg. "Nababaliw ka na. Anong balak mo? Ang ikulong ako dito? Palagay mo hindi ako hahanapin ng magulang ko? May impluensya din kami at hahanapin ako ng fiancé ko." Sabi ko at pilit na kumakawala sa labi nitong kung saan saan na naman napupunta. "Who? That Liam? I don't think so. Ang alam ko hindi mo siya hinahayaan na makalapit sa'yo." Sabi nitong muli nang tanggalin ang labi at tumingin muli sa akin. "Umalis ka nga, Sandro. Hindi na ako makahinga." Umalis nga ito sa ibabaw ko ngunit niyapos naman ako nito at niyakap ng maigpit habang ang mukha nito'y nasa aking leeg at inaamoy naman ito. "Sandali lang, Vanessa. Ilang araw na akong walang tulog." Pinikit ko ang mga mata sa sobrang inis na nararamdaman ko ngayon. "Ano bang plano mo, Sandro? Nananahimik na nga ako at hindi ka sinumbong. Pero narito ka na naman at ginugulo ako." Wala ko na dinig na sagot mula sa kanya. Kaya nilingon ko siya at napatunayan na humihilik na nga ito. Totoo ngang antok na antok siya. Hindi ako makawala dahil sa higpit ng yakap niya sa akin. "Sandro." Napabuntong hininga na lang ako sa kawalan ng magagawa. Kaya hinayaan ko na lamang ito at mukhang hindi talaga siya natulog. Naisip ko tuloy kung ano nga bang ginawa niya at wala siyang tulog. "Ay, bahala ka na nga." Sabi ko na lang at ipinikit na ang aking mga mata. Inaantok na rin naman ako. Nalampungatan ako sa mainit na tumatama sa aking mukha at parang may mabigat na nakapatong sa akin. Kaya unti-unti kong binuksan ang mga mata ko't mukha pala at hininga ni Sandro ang tumatama sa akin. Gaibla na lang pala ang lapit ng kanyang mukha. "Anong ginagawa mo dyan? Alis!" Sabi ko tinulak ito ng malakas pero imbis na umalis ay mas lalo pa nitong idiniin ang sarili sa aking katawan. "Sandali lang. I missed being on top of your body. Lalo na nung wala tayong saplot sa katawan. Kung hindi ko lamang naisip na si Sandro ang nagsasalitay, baka ako pa ang papatong sa kanya. Pero siya si Sandro at hindi si William na asawa ko. Ano ba, Sandro? Kailangan ko na umuwi." Nagpupumiglas ko pang sabi.
hindi ka uuwi hanggat hindi tayo kinakasal. Nanlalaki ang mga mata ko sa sinabi nito. Seryoso ba talaga siya sa sinabi? Kasal na ako kay William at wala na akong balak magpakasal pa. At saka mahiya ka nga, hindi nga kita boyfriend. Tinignan ako nitong muli at pinisil ang aking ilong. Magiging asawa mo naman ako kaya ayos lang. Hindi na usong boyfriend-girlfriend. Kasalan na agad. Sabi nito, tinalikan ako ng mabilis. Saka ito umalis sa aking ibabaw at inaya akong tumayo nang iabot sa akin ng kamay. Halika na, sunduin natin ang mom at daddy mo. Nasa ibaba na sila. Napatalon ako sa gulat dahil sa sinabi nito. Ang alam ko, wala dito sila mom and dad. Bakit sila nandito? Nasa ibang bansa sila mom and dad. Palagi akong ginugulat ng taong ito simula umpisa. Masyado siyang misteryoso. Because I invited them. Nagpakilala ako bilang bago mong nobyo at sinabing ako ang kasama mo ng mga araw na wala ka. Napapailing lang ako sa kanya at hindi na lamang pinansin ang ibang sinabi nito. Nagmadali na akong bumaba upang kumpirmahin ang sinabi niya. Sa hagdanan pa lang ay nakita ko na sila mom and dad na nakaupo. Ma'am, Dad. Tawag atensyon ko sa kanila. Napatayo naman silang dalawa at sinalubong din ako. Vanessa? So, it's true, mister ko. Halos matumba na si mommy sa pagkakabigla nang makita ako. Kaya, dali-dali siyang dinaluhan ni dad na seryoso at may galit sa mata nang tingnan ako. Mom, ayos lang ba kayo? Pinaupo kong muli si mommy nang daluhan ko ito. Ayos lang ako. Nangihina nitong sabi saka ako tiningnan. Totoo pala na sumama ka sa nobyo mong si Don Sandro Romualdez. Nakahawig ng... Natigil si mom magsalita nang sumagot ang antipati kong si Sandro habang pababa ng hagdanan. Totoo po ang lahat ng iyon. Sabi pa nito saka lumapit at nagbigay galang sa mga magulang ko. Tahimik lamang si daddy at si mommy naman ay hindi makapaniwala nang makitang nasa harapan niya ngayon ang kahawig na kahawig ng asawa ko. Totoo nga, kahawig mo si William na asawa ng anak ko. Hindi makapaniwalang tanong ni mom sa kanya. My name is Sandro Romualdez. Ikinagagala ko po kayong makilala, mama. Bigay galang nito at nagmano kay mom. Nang magawi naman ang tingin nito kay daddy, ay taas noon niyang iniabot ang kamay nito sa daddy ko. I am glad to meet a famous architect who made my home possible. I am Sandro Romualdez, sir. Ano? Si daddy ang nag-design nito? Sabi ko sa tabi ni mommy. Nakukonsumi na ako sa mga kaganapang nangyayari. Pinaglalaruan ba ako ng lalaking ito? Finally, the mysterious Don Sandro Romualdez. Sabi din ni daddy at inabot ang kanyang kamay. Pero matapos ay isang malakas na suntok ang ginawad nito kay Sandro. But I will not tolerate what you've done to my daughter. Gusto mo pala siyang pakasalan? Pero kailangan mo pang itanan at itago sa Isla Paradise? Lalo akong naguluhan sa nadinig kay daddy. Daddy, alam mo kung nasan ako? Mister ko? Panabay naming sabi ni mommy. Hindi ako makapaniwala. Mukhang pinaglalaruan lang niya ako. Kaya lumapit ako kay daddy at hinila itong palabas. Dad, hindi totoo yan. Hindi ko siya nobyo. Hindi rin siya si William. Kahawig lang niya pero magkaiba sila. Kaya tara na po, Dad. Pilit kong hinila si daddy pero nasagawan lang ako. Tumigil ka, Vanessa. Kailan ka pa natutong magsinungalin? Sumama ka sa kanya pero sinabi mong ikaw ang nagplano ng lahat. Francis, huwag mong sisigawan ng anak mo. Masisisi mo ba na makita niya ang kahawig ng asawa niya? Depensa ni mommy sa akin. Halos maiyak na ako sa sigaw ni daddy. Ngayon lang niya ito nagawa sa akin. Huwag na po kayo mag-alala. Inaayos na ho namin ang kasal sa lalong madaling panahon. Singit naman sa usapan ni Sandro. Mabuti naman kung ganoon. Panabay na sabi ng magulang ko. Parang isang panaginip lang ang lahat. Hindi ako makapaniwala na ikakasal ako muli sa iisang mukha. Pero magkaiba ng katauhan. Kahit anong pilit ko sabihin kay daddy na wala kaming relasyon, ay ayaw kong paniwalaan ito. Sinabi kasi ng walang hiyang Sandro na iyon na may nangyari sa amin, kaya handa daw niyang panagutan ako. Dumating din sila mommy Carla at daddy Willie sa mansyon ni Sandro.
Gulat na gulat si Mommy nang makita niya ang mukha ng kanyang anak na si William. Pero hindi ko naman nakitaan ang pagkagulat si Daddy Willie. Kaya palagay ko ay alam na niya na may kahawig ang anak niya. Naniniwala naman ako na hindi siyang asawa kong si William, lalo pat hindi ko nakita ang tattoo sa singit nito. Nang araw ding iyon ay hindi ako pumayag na hindi makuha na ng DNA sample ang mga anak ko kay Sandro. Sila ang makapagpapatunay kung ang mga nila si Sandro o hindi. At kapag napatunayan kong siya si William ay labis ako matutuwa. Pero kung hindi ay wala naman ako magagawa kung hindi ang sumunod muli sa aking mga magulang. Lumipas sa mga araw ay dumating na nga ang hinihintay kong resulta ng DNA test. At laking panlulumo ko na magkaiba nga sila ng asawa kong si William. 0.0% ang resulta ng test. Kaya nalulumo ako at doon ko napatunayan na kahawig lang niya ito. A doppelganger. Hindi ko lang may paliwanag kung paanong napupunta ang imahe ko sa kanyang panaginip. Hindi kaya kagustuhan ito ni William. Kaya matapos ako sa ospital ay tinungo ko ang bahay namin upang bisitahin siya. Doon ko kasi inilagay ang mga abo niya kasama ng mga alaala namin. Pagpasok ko pa lang ay bumalik tanaw na sa akin ang masasayang alaala namin magkasama. Hindi man ito inabot ng taon ay walang oras at araw na hindi pinaramdam sa akin ni William kung gaano niya akong kamahal. Tinungo ko ang aming silid at doon ko na hindi napigilan na naman na maiyak nang makita ang mga larawan namin magkasama. Ang unang kasal namin at ang araw ng kasal namin sa Barcelona. Maging ang bawat buwan ang kuha namin litrato kung saan nakalagay kung ilang buwan na ang pinagbubuntis ko. Lahat ng iyon ay nasa loob lang ng aking silid. Asawa ko, dinala mo ba si Sandro para maibsan ang lungkot ko at pangungulila sa'yo? Unang sabi ko nang makaharap kong muli ang larawan niya. Nag-iisa ka lang sa puso ko, William. Maaaring kamukha mo siya pero ikaw lang mahal ko at tanging mamahalin. Tadhana o ikaw man na naglapit sa amin dalawa ay maluwag ko itong tatanggapin. Akala ko ikaw at siya'y iisa. Pero napatunayan ko na hindi nga ikaw siya. Magkaiba kayo. Pero nakahanda siyang maging ama ng mga anak ko. Patawarin mo ako kung kailangan kong magpakasal. Mahal na mahal kita. Ikaw lang. Niyakap ko ang kanyang larawan habang umiiyak nang magulat ako sa boss ni Sandro sa aking tabi. Mas gwapo ako kaysa sa kanya. Sabi nito kaya halos mapatalon ako sa gulat at inilapag ang picture frame na hawak ko. Paano mong nalaman na nandito ako? Ay, bakit ko pa nga kailangan itanong sa kanya kung paano? Alam ko naman na bawat galaw ko'y nakasunod ang mga tauhan niya sa akin. Hindi ito sumagot at salip. Inikot niya ang paningin sa kabuuan ng silid at napako ang paningin sa larawan namin sa Barcelona pati ng larawan namin ng kasal. Bakit dalawang wedding picture niyo? Tanong nito habang nakatitig sa picture frame na nakadikit sa wall at ang isa ay nakapatong lang. Nagmamahalan kami kaya nagpakasal kaming muli ni William. Ano, masaya ka na? Tinungo ko ang pinto at hinintay siyang lumabas. Nagkibit-balikat naman ito at sumunod din sa akin. Pababa na ako ng hagdan nang bumulong ito sa akin. Sandro, saan mo ba ako dadalhin? Irritable kong tanong habang naka-cross arms at taas kilay. Somewhere that we can both have a fire? Kibit-balikat nitong sagot. What? Ayoko? Napaka-fervert mo talaga. Sigaw kong muli. Tumawa siya. Pag sinabi bang fire, pervert agad? Ikaw ha? Green-minded ka. Kagat labi ko na lang siyang inismiran at tumingin sa kabilang side. Kahit naman anong gagawin ko ay hindi niya ako basta paalisin. Lalo pat may permiso na ito sa parents ko. Hindi ko na lamang pinansin ang iba pa niyang sinasabi. Matapos ang mahigit isang oras ng pagparada namin sa kalsada, sa wakas, nakarating na rin kami. Bakit ko nasabi na parada? Habang nasa kalsada kasi, napapaligiran pala kami ng mga tauhan niya. Meron sa kaliwa, kanan, harapan at sa likod. Daig pa namin ang presidente ng Pilipinas sa dami ng nakabuntot. At hindi naman sila halata ng mga kasami namin. Pero nairita pa rin ako lalo. Lalo pat ang ingay ng driver niyang si Jay at may isa pa. Nasa likuran kami at ito namang kasama ko ay panay ang tawa at nakaw ng halik. Welcome to Paradise Shooting Range.
pagpabida nitong kasama ko nang dumating kami. Dito mo ako dadalhin? Taas kilay kong tanong. Yes, ano bang akala mo? Hindi ba firing range ito? So we can both have fire. Unless, ibang fire ang tinutukoy mo. He said teasingly. Feeling mo, Mr. Romualdez? Sabi ko tinulak ito. Medyo napalakas at hindi niya napaghandaan kaya nisub-sub siya sa kotse niya. Nagpigil lang ako ng tawa nang lagpasan ko ito. Maging na mga men in black niyang kasamay, halatang nagpipigil ng tawa. Maging si Jay. Tumikim ito at tumayo ng tuwid saka nagsalita upang utusan ang mga tauhan niya. Sinabi ko ba na bantayan niyo kami dito? Dali! Siguraduhin niyo na walang makapapasok na ibang bisita dito. Utos nito bago ko siya maramdaman sa aking tabi. Malawak at maganda ang lugar na ito. Maaliwalas, halatang mayayaman at kilala sa lipunan lang ang kayang mag-afford dito. Sinalubong kami ng magandang babae na halos kita na ang kaluluwa sa iksi at hapit na damit. Tinapunan pa ako nito ng tingin saka nakangiting binati ang kasama ko. Magandang hapon, Don Sandro. Nakaanda na po ang private place niyo. Mapangakit na sabi sa kanya ng babae. Naiinip ako at naghihintay na matapos silang mag-usap. Nagbulungan pa kasi ang mga ito kaya hindi ako nakatiis at nagsalita na. What now, Sandro? Magbubulungan na lang ba kayo? Baka gusto niyong mauna na ako. Sarcastic kong sabi at dumaan sa harapan nila. Mahal, huwag ka na magselos. Wika nito at humabol muli. Sabay hawak nito ng aking kamay. Me? Jealous? Kahit mag-sex pa kayo sa harapan ko, wala akong pake. Antipati ko. Napaka-feeling talaga. Malakas ang pagkakasabi ko kaya dinig lahat ng mga tauhan niyang malapit sa amin. Alam kong siya ang boss nila pero wala akong pakialam. Since nakaskirt ako at office attire, kaya pinagbihis pa ako ni Sandro ng komportableng damit. Gaya ng comfy jeans, long sleeve at shoes upang makagalaw daw ako ng maayos. Ayan, mas bagay na tayong dalawa. We are now the Pinoy version of Mr. and Mrs. Smith. Come on, pumasto na tayo. Hinila niya ako at dinala sa target range. Safety first for my bride. Sinuotan niya ako ng headphone, gloves sa kamay at protection sa mata. Ganoon din sa kanya. Watch and learn. Tinuro nito isa-isang steps at kailangan kong gawin. Kung paano ang tamang paghawak ng baril. Pagtayo ng maayos at kung saan ako dapat nakatayo kapag mag-uumpisa na ako. Naintindihan ko naman lahat kaya madali na lang sa akin. Ang sabi ko pa sa kanya ay nag-training ako noon ng isang linggo sa school para sa play namin kaya ako natuto ng basic steps. Nag-umpisa siyang magpaputok at in all fairness, walang mintis. Shoot lahat sa gitna. Kaya lalong naging mayabang nang tingnan niya ako. Ikaw naman mahal. Kanina pa ako naiirita sa tawag niyang mahal pero hindi ko na lamang pinansin. Ginawa ko naman ang lahat ng itinuro niya. Ang tamang tindig ng posisyon ng paa, kung saan ako dapat nakatayo at tamang paghawak ng baril para good shot ang kalalabasan. Pinosisyon ko ang mga kamay at nakahanda na sana magpaputok nang pigilan ako nito. Ano, may mali ba? Ang alam ko tama naman lahat. May mali sa posisyon ng kamay mo. Let me lead you. Pagkatapos sabihin yun ay pumwesto siya sa akin likuran at hinawakan ang magkabilaan ko mga kamay. Saka bumulong. Kapag hindi mo tinamaan ang mga pinaka-target, may katumbas na kiss. Now, fire! Pikit mata ko naman pinaputok ang baril at tumama ito sa gitna. Pangalawang bala ay ganun din. Pero nang pangatlo na ay hindi ako tumama dahil sa bigla nitong paghalik sa akin sa batok na nagdala ng kiliti at nagpatindig ng balahibo ko. Tiningnan ko siya ng masama nang tumigil ako saglit. Umalis naman ito sa akin tabi. Pinakita lang ang daliri nito nang ibig sabihin ay nakaka one point na siya. Pinagpatuloy ko ang pagpapuputok at puro sablay na ito kaya overall puro sablay na ang anim na natitirang bala. So paano ba yan? Tinalukuran ko siya at lumabas na lamang. Sumunod naman ito sa akin at hinapit ako sa bewang. Hey, usapan natin yun kaya walang atrasan. Sabi nito at tinampian ang mabilis ang labi ko. Nasa gitna pa naman kami at napapaligiran ng staff at mga tauhan niya. Pwede ba Sandro? Mahiya ka naman? Sabi ko tinulak siya. Pero laking gulat ko nang bigla itong nagpaputok ng baril sa itaas. Sabay sabi ng, Hoy kayo! Tumalikod kayong lahat! Nahihiya ang mahal ko.
Sabi nito, saka ako hinabol at tuloy ang hinalit ka nang hapitin ako nito sa bewang at pinahiga ng bahagya sa kanyang tuhod. Sa kanya ako hinalit ka ng 6 na beses at higit pa. Pulang-pulang aking mukha sa labis na kahihiyang inabot ko. Nang matapos kami, dinala naman ako nito sa restaurant sa loob mismo ng range. Umorder siya ng pagkain at lahat ay puro paborito ko. Lalo na ang pasta na palagi kong pinapaluto noon kay William. Bakit? Ayaw mo yatang kumain. Hindi ba paborito mo yan? May nais sana akong itanong pero hindi ko yata kayang sabihin kaya kumain na lamang ako ng tahimik. In love ka na ba sa akin? Nakita mo naman kung gaano ako kagaling sa pagpapaputok ng baril. At isa pang bagay, kung saan 3 points ako palagi. Manahimik ka nga. Well, magaling ka nga pero I am not impressed. Kaya ko din gawin yun kung palagi ako may training. Tumahimik ito at hindi na nagsalita. Kaya natapos kaming kumain ng payapa. Nagbihis akong muli ng aking damit at inaya na siyang umuwi. Pumayag naman ito kaya tahimik na kami ngayon pabalik. Bigla kayatang natahimik. Komento ko. Ngunit sinagot lamang ako nito na maiksing sagot. I'm just tired. Himala. Napapagod din pala ang isang Sandro Romualdez. At dahil pagod ako't malayo pa ang biyahe kaya naisipan kong umidlip. Ngunit ang plano kong idlip ay hindi ko mapigilan kaya nakatulog ako ng tuluyan. Para akong dinuduyan ng maalimpungatan at magising. Sandro? Laking gulat ko na puros kulay berdeng kalangitan na ang siyang nakikita ko. Nakaupo kami sa pandalawahang upuan habang nakasandal ang ulo ko sa kanya at yakap ako nito.